guys, welcome back to my channel. Ngayon po meron po tayong dumating na isang customer na quartz, kung saan po ang kanyang relay tumigil-tigil daw po, tumitigil kahit bago ang battery. Ito po ang kanyang relo. Ito po, napakaganda. Branded po yan, Frederick Constant Genib. Ngayon pang gagawin po natin dito ay i-test po natin yung kanyang battery, saka yung lilinisin po natin yung kanyang IC kung mapagana po natin. Okay, isa na po natin. And guys, mapapansin nyo, napakaganda ng kanyang makina. Ito po ang kanyang bahayan. Ayan po, napakaganda. Bali, ang una po natin gagawin ay lilinisin po natin siya. Bababad po natin siya sa solution. Apat na po ang torno niya. Bali, ito po yung kanyang takit ng IC. Saka meron pa po siya dito ng isang torno yung malaki. Ito sa kanyang IC. Ano po pala nito? Yung IC niya sa coil magkasama na. Ayan. Bali, babatad muna po natin sa solution. Okay, meron po tayong pang batad na solution. Ayan. Ayan. Cleaning solution, gagamitan po natin siya para mas maganda yung konti lang itong kanyang screw. Huhugasan na rin po natin yan para mas maganda. Bali, babad po natin itong mga 5 minutes para yung mga mold dito sa kanyang daluyan ng kuryente matanggal. Gamitan po natin siya ng bali guys, dito sa part nito baka mamaya magalaw niya yung coil. Bali, ito po hindi ito binabras, ito lang bumabrasin itong partingan na yan, kulay black natin yung kanyang ito para kumanda. Bali, patutuyo muna po natin siya ng konting oras. Okay, matuyo. Dito natin lagay. Dito na po yung kanyang mga mechanical sa loob. Napakanipis pong relo. Siya po ay ang pangalan niya, Frederick Constant Genib. Two hands na may nasa baba po yung kanyang second. Mapapansin niyo po yung maliit na yon. Yan yung pinaka Roman dial po. Napakaganda niyan. Okay, tingnan na po natin kung tuyo na. Yan guys, bali titestirin po natin to para una po natin tester yung kanyang battery para malaman natin kung okay pa ba naman yung battery. Ito po, nasa tester tayo. Yung battery niya po ay okay, 1.55 volts, okay naman. Ibig sabihin wala pong bawas. Titester po tayo ng kanyang coil. Tester muna. Okay. Bali, ang coil niya po, ito po ang coil niya. Yan, okay po.
Maputi po siya. Pansin nyo guys, yun ang IC niya kasama ang coil. Ngayon kakabit na po natin. Kailangan po natin ng tornilyo nito. Yun po, nakakabit na po yung IC. Ilagay na po natin yung kanyang yan, kapit. Mapapansin nyo po, napakaganda naman, napaka-kinis na. Ang kanyang... Lobat na yan. Kailan pa ba yan na ano, battery? Okay. Yan. Pwede... Papalitan po tayo ng battery. Yung silver po itong ano. Yan. Tanggalin mo natin ang cover. Yan. Ganito po magtatanggal ng sa kalimitan po. May yuta to eh. Yan. May butas. Ayun. Tapos tayo ng bago. Natin doon, saka didinan natin. Yan guys, gumagana na po siya. Yan. Okay, balik na po natin yung kanyang bago po natin siya balik, ilagyan naman natin yung lagyan po natin sa ilikon yung mga guys, mas maganda po kasi linalagyan niya ng silicone para at least kahit na umulan hindi siya tagos yung tubig. Ayan. Yung name po niya doon palagi. Balik na po natin ang tornilyo. Guys, okay. Ito na po yung Unisilver na pinalagyan ng battery. Ibabalik na po natin yung cover ng nito. Kasi na, gumanda po nung linagay natin yung solution. Talaga gumintab. Yun guys, bali tapos na po yung kanyang kabit na po natin yung mga tornilyo mechanical. Ngayon, palagay na po natin yung battery. Mas maganda po pag maghahawak po ng battery ganito. Yan guys, hasaraan na po natin. Kasi pag mga original, hindi kaya po yan ng kamay. Yan. Nangata mo. Yan po yan, relo. Medyo madumi na po yung mga singit-singit. Linisin na natin. Bali, tapos na yung ating pinining. Guys, huwag niyo po malimutin subscribe ng aking channel. Like and share po at pakiclick na rin po notification bell para update po sa mga darating videos.